Kabastusan at na-offend na ang mga taga-suporta ni Karylle dahil umano sa kawalang respeto at unfair treatment sa kanya ng ibang hosts ng It's Showtime. Nag-number 1 top trending topic sa Philippine Twitter ngayong gabi, February 2, ang pangalan ng kapamilya TV host, actress at singer dahil sa dami ng nagtatanggol na netizens sa kanya. Partikular na sinita ng fans and social media followers ni Karylle si Vice Ganda dahil daw sa paulit-ulit nitong pambubuli at pamamahiya sa kanilang idolo o national TV. Kumalat sa Twitter ang isang video clip ng isang segment sa It's Showtime kung saan inulmahan nga ng netizens ang sinasabi nilang pambabara ni Vice kay Karylle. Mapapanood sa video ang pambubuking ni Karylle sa ginawang pagpe-prepare ni Bong Navarro sa song number sana nito sa programa pero hindi ito natuloy dahil ibinigay raw ni Vice sa iba ang kantang ni-rehearse ni Bong. Vice, may request si Bongski. Kasi last time nagre-rehearse siya sa umaga tapos binigay mo sa iba yung kanta niya, say ni Karylle. Sagot naman ni Vice, anong problema natin, Karylle? Hindi, natatawa lang kami kasi isang buwan, pinractice daw niya, tugon naman ni Karylle. Bilang ni Vice kay Bong, oh, eh, di sana kinanta mo. Singit ni Karylle sa bawat sulok daw ng bahay niya pinractice niya. Nasinagot uli ni Vice ng, oh, okay na yan, Karylle. Tawa na naman sina Bong, Jong Hilario, Amy Perez, Teddy Corpus, Jogs Julio Eita, Ayon Perez, Ryan Bang, MC at Lassie. Kasunod nga nito, bumuhos na ang reaksyon ng mga netizens at fans ni Karylle na nabastusan nga raw sa ginawa ni Vice. Anila, sobra na raw ang pambubuli kay Karylle sa programa na tila nakakabastos na samantalang isa nga ang TV host sa original members ng show. Bukod dito, nabawasan na rin daw ang exposure ni Karylle dahil kina Kim Chu, Jackie Gonzaga, Ayon, MC, Lassie at Johnny Dominguez. Narito ang ilan sa mga nabasa naming tweet about the issue. Till now tinatanong ko pa rin sarili ko, bakit nakakaya nilang iwanan si Karylle sa ere or ano kaya ginawa nila as friends nung panahong ba-entry siya nung director na yun. Ganun ba talaga sa showbiz? I'm sorry but I don't see the point of adding Chani, Jackie, Ayon, MC, Lassie, Kim Chu sa Showtime. Like I know ka-close sila ni Vice but giving them more exposure than old Showtime hosts like Karylle that has been on the show for about 13 years just seems so unfair. It's not that I want Karylle out of the show. She's an OG and I love seeing her there. However, if the show no longer serves her, then maybe it is time to open herself or other opportunities. She's a very talented artist. She deserves the best. Nasa live audience ako kanina ng Showtime, grabe after ma-disrespect ni Kay gusto ko bumaba to hug her. She don't deserve that treatment. Hindi porket she's low kind babastusin na lang ng ganun at paulit-ulit. Karylle really deserves so much more. I hope ma-realize ni Vice na we're not trying to throw hate at him, but we want a fair treatment and respect for Karylle. Ang bastos ni Vice kay Karylle angry emoji. Vice, magkaiba po yung pagbibiro sa pagiging bastos. Dami na nagre-reklamo. Sana makinig kayo. Tanggalin na yung mga bagong dagdag kasi masakit lang talaga sa mata. Bigyan nyo ng exposure sina Karylle, Chang, Amy. Pati sina Jogs at Teddy mas nawala ng exposure. Palitan na yung opening segment dahil naging comedy bar. Karylle, you deserve better treatment, just leave that shit show dito pa nga lang sa dance MA nila for Bong kung seniority pag-uusapan mas deserve ni Kay ang position ni Kim. Tila nakarating naman kay Kim Achenza at dating co-host sa Showtime, ang issue tungkol kay Karylle kaya nag-tweet din ito ng at Ana Karylle is one of the kindest souls I know in showbiz. She will never talk negatively against anyone. I love Karylle. May mga nagtanggol naman kay Vice at sinabing biruan lamang ang sagutan ni Vice at Karylle sa Showtime at huwag masyadong seryosohin. Alam nilang love na love ni Vice si Karylle kaya walang issue.